Hello guys, welcome to my vlog. Dito ngayon para itour ko kayo sa aking pinapasukang trabaho at alamin kung ano ba ang trabaho ko. Ano ba ang field checker na tinatawag? Okay, guys, tara, samahan niyo ako. Hello guys, ito nga pala yung kasama kong katrabaho ko, si Darwin. Ito nga pala si Ray Pasenar, safety crew. Tara guys, samahan niyo ako sa ibang lugar para makilala ang mga kasama ko dito. Tara! Hello guys, papunta tayo ngayon sa barracks ko, mga tinutuluyan namin. Papakita ko sa inyo. Ayan si Daniel. Si Daniel yan. Magdamag yan, no? Magdamag siya. Okay. Papakita ko sa inyo yung barracks ko. Eto. So guys, ito yung barracks ko. Whoops. Ayan. Yan ako nakahiga. Yan ako nakahiga ngayon. Medyo mahirap mo ba kasi nasa second floor. Ngayon, pupunta na tayo sa site. Lang, yung helmet ko pala. Okay. Go. Pakita ko sa inyo sa kung saan yung fabrication site. Ito. Fabrication site yan. Dito sa amin. Ayun. Dalawa ang tower crane namin. Sa dito. Saka. Nandito sa kabila, hindi mo makikita eh. Pero. Dalawa yun. Okay. Yan. Ito sa sabkod, sa Rapanan. Barak siya ng Rapanan. Tapos banda dito sa kanan, nakikita nyo, barak naman niya ng Luciano. Tatlo kasi sabkod dito gumagawa. Tansek, Rapanan, tsaka Luciano. Yung Tansek, nasa third floor sila. Area 1. Dito, ito may tennis court dito sa nagawa namin ng eskwelahan. Yun. Nakita nyo, lalaro sila ng tennis dyan. Kaya maganda dito. Trabaho ko dito, taga-monitor ng tao. Ang kailangan ko lang dito gawin, alamin kung ano yung mga activities nila. Plastering, mix of cement, howling, installation of reverse column, yan, mga ganyan. Pero ang pinaka main goal talaga namin is mapanatili yung productivity ng aming manpower. Kailangan mas productive sila. Lalo na pagka may bubuhusan. Kaya kagabi, bubuhusan yung sarapanan. Magdamag yun, isang kasama, siya yung nag-monitor. Tsaka tanggalin ko muna yung mask. Siya yung nagbantay.
para kung sakaling magkaroon ng problem, pwede niya sabihin agad sa office. Marami silang ginagawa dito. Busy yung mga tao. May mga ilan na hindi natin maiwasan, tumatambay, naninigarilyo, yun yung trabaho ko. Iwasan nila yung mga ganun, yung mga nagsa-cellphone. Pag nakita ko sila na nag-cellphone, agad ko silang binibidyohan, tapos ginagawan ko ng report. Kung tatanong nyo sa akin kung nagagalit ba sila, nagagalit sila, pero pwede naman silang kausapin na, yan ha, nakagawa ka ng violation, kaya alam mo na, trabaho lang, walang personalan. Pero iba, kahit alam nila yung mga violation, hindi nila maiwasan na magalit. Kasi syempre, tatanggalan ka ng 3 oras na OT. Minsan, tatanggalan ka pa ng suspendi ka ng 1 araw. Pero pinakamatagal ditong suspended, isang buwan kang bibigyan ng OT. Tapos yun yung mga pinaka major offense, yung lagi mong ginagawa, yung lagi ka nag-iyosi, ilang beses ka na nare-report na nag-iyosi sa site, which is pinagbabawal ng company rules. Kaya kailangan talaga sumunod ka sa protocol nila dito, kasi mabibigyan ka ng violation o kaya sanction. Tara, punta tayo dun sa ibang lugar. Ayan. Nakita nyo, may hallway. Ayan. Ano ba ito? Third floor. Third floor na. Tungo tayo sa iba nating ito. Papunta tayo ngayon sa nagta-tiles saka nagpa-plastering. Hindi naman gano'ng maigpit dito, basta sumunod ka lang. Ang ayaw lang nila yung mga pag-yosi, pag-cellphone sa oras ng trabaho. Tsaka pagbalik sa hindi tamang oras. Ngayon, magmamas tayo kasi baka masip tayo ng suti. Makita nyo dito, yan, mga nakatayos na yan. Nakatayos na siya. Dito yung barracks ng Pansik. Pinasabi ko sa inyo, isa sa mga sampon. Yan, yung barracks nila. Safety crew. Oh yeah, mga safety crew.
Bulabog. Bulabog. Oh, ito. Ginebria. Labor. Yari ka. Yan yung mga kasamaan ko dito. Marami pa sila. Alam nyo ba, lahat kami dito, migit kumulang 700. Kasama yung mga subcon. Ay, hindi pa pala kasama. Kasi, kami ano na eh. 700 na eh. Oh, yung mga subcon pa. Biruin mo yan, gaano kalaki yan. Ang kontrata nito umabot ng 3 years. 3 years bago matapos. Pero ngayon, ano na, mag 2 years na eh. Mag isang taon at kalahati. Matatapos na to sa 2024. Pero by December siguro, tapos na to structural. Kaya madali na to. Sobrang dami ba naman ng tao eh. Posible hindi matapos to agad. Kaya kami, bilang field checker, yung magagawa namin is lahat ng manpower dapat productive. Magagawa nila yung trabaho nila ng maayos. Ayan. Mga nag-slab sa ground floor. Ano. Okay. Oh, so guys, yun lang. Next vlog natin. Tuturuan ko naman kayo na kung paano mag plastering. Siyempre, hindi ako yung gagawa, yung mga katrabaho natin. Pero yung proseso ng pag-plaster, step by step, para kahit kayo kaya nyong gawin sa bahay kung ayaw nyo na magastusan pa. Guys, wag nyo kakalimutang mag-like at comment sa ating sa aking channel, at wag nyo kakalimutang hit ang notification bell. Yun lang guys. Bye-bye.